Balot ng misteryo ang isang ilog na dumadaloy sa ilang barangay sa San Juan, La Union. Pinamamahayan daw ang ilog na ito ng isang sirena, dahilan kung bakit may mga nalulunod na mga residente doon. Pagkatapos naming ipalabas ang kwentong ito ay nagtuloy-tuloy ang mga debate. Kayo na ang humusga. Totoo nga kaya ang tungkol sa Killer Sirena? Lord, sabi ko na sana yung anak ko. Pwede bang ibalik nyo na sa akin? Patay man o buhay. Sa mahabang panahon, binalot ng takot ang ilang mga residente ng barangay Kabugnayan. Puno ng misteryo ang malawak at mahabang ilog ng kadaklan sa kanilang barangay. Iniiwasan, kinakatakutan at pinangingilagan ng mga residente ang ilog na animoy mayroong sumpa. Maraming tao na kasi ang biglang naglaho at pinaniniwala ang nalunod sa ilog na ito. Ang dating barangay captain na si Teodoro Padua na subaybayan ang buong kwento. Iniiwasan mga umano sa ilog na yun. Kasi nung bata ko, mayroon mga tatlo o anong nalunog dyan. Isang ano lang, lugar. Ang isa sa mga biktima, isang mangingisda. Nakita na lang nasa ano ng ilog, sa ilalim. Dayo naman sa lugar ang sumunod na biktima. Nakatikim din ng bangis ng misteryong ilog ang isa pang mangingisda. Bangka niya, parang inaalog daw. Sabi. At saka yung ilog daw kulay pula. Sa talaan ng barangay Kabugnayan, apat na tao ang nalunod sa Kadaklan River mula 2002 hanggang 2008. Dalawa naman ang nasawi sa Dayacos River noong 2009. Kaya nagpaabiso na si Kapitan Teodoro sa mga residente ng Kabugnayan na iwasan muna ang ilog. Sabi ko na hindi sila pa masyadong papunta sa ilog kasi para sila din ang susunod na kukuhanin. Pero mukhang madaragdagan pa ang kanilang mga biktima. Ito ang mabigat na trahedyang nagpalubog sa pamilya Abat. Ang 17 anyos na si Warlito Abat Jr. o mas kilala sa tawag na Saddam, sinalakay at kinuha raw ng sinasabing bantay sa ilalim ng tubig. Tatay, nung mga panahon na nawawala po ang inyong anak, ano po ang sumagi sa isip ninyo? Hindi siya malulunod, ma'am, kasi marunong naman siyang lumangoy. Kaya ang naisip ko, talagang iba ang kumuha si Rina. Napakahaba pala ng Kadaklan River. Singhaba ng pagsalin-salin ng mga kwentuhan ng mga taga-barangay dito tungkol sa mga hindi maipaliwanag na pagkawala o pagkalunod ng ilang mga kalalakihan sa komunidad. Pero tanging ang ilog na ito ang nakakaalam ng katotohanan. Sirena? Naniniwala ba kayo na mayroong sirena na namamahay sa ilalim ng tubig na yan? Mabigat ang pagsubok na dumating sa pamilya Abat. At 18 ng Mayo 2008, nagtungo raw sa ilog ang ikalawang anak ng mag-asawang Warlito at Flora na si Saddam. Kasama niya noon ang ilang kaibigan. Kabilang ang kababata nitong si Eric Agsaulio. Tawanan, harutan, masayang-masaya ang magkakaibigan noon. Hanggang sa... Sumigaw siya na, tulong, tulong. Sabi niya sa amin, taranta kami na mag
na barkada na niya na kon, naliligo. Tila nilamon ng ilog si Sadam. Sa ilog kasi biglang kumano ni, parang ipo-ipo na kon, tapos pumasok sa loob. Doon bigla na lang nawala sir. Gumuho ang mundo ng mag-asawang Warlito at Flora dahil sa sinapit ng anak. Hindi nila mahanap ang katawan ni Sadam. Talagang mabigat ading kasi nga hindi siya nagkasakit, wala man siyang kahit ni anong sakit, tapos biglang mawala yung anak mo. Araw-araw na dasal ng mag-asawang Abat na buhay pa ang kanilang anak. Ilang araw na kasi ang nakakalipas, walang palatandaan sa buhay at wala pang iniluluwal na bangkay ang tubig. Tatay, nung mga panahon na nawawala po ang inyong anak, ano po ang sumagi sa isip ninyo? Hindi siya malulunod, ma'am, kasi marunong naman siyang lumangoy. Kaya ang naisip ko, talagang iba ang kumuha si Rina. Bakit po kayo kumbinsido na may kumuha sa kanya? At si Rena nga ito. Yung mga ibang nalulunod dyan sa may ilog na yan, isang araw lulutang na yun. Yung anak ko, mag-aapat na araw na. Ang masamang kutob ni Mang Warlito makukumpirma ng isang nakapangingilabot pang eksena. Sumanib daw ang kaluluwa ni Sadam kay Johnny, asawa ng pinsan niyang si Glenna. Mga alas dos yata ng madaling araw noon, biglang lumabas para umihit. Ako naman nagluluto sa kusina. Tapos bigla siyang tumakbo pa balik sa kusina. Sabi niya, may tao sa labas. May tao sa labas, ha? Pagdating ko dun sa higaan namin, iba na yung kwan niya. Talagang yung pinsan ko na yung boses niya. Lena, paano ako? Niyakap niya ako. Lena! Paano ako, Lena? Noong pagkakataong iyon, patuloy na kinausap ni Glenna ang pinsan na si Sadam. Tulungan mo ako. Nandito ako sa ilalim ng tubig. Insan, tulungan mo ako bukas ng umaga, inilipat na nila ako. Tapos sabi niya, insan, tulungan niyo ako, sabing ganun ng pinsan ko. Tinawag namin yung tatay ni Marlene. Sila na mismo yung nag-iusap sa anak nila. Paano kita kukunin na? Dito na nga, umano'y nakumpirma ni Mang Warlito ang kanilang hinala. Si Sadam ay bihag daw ng mga sirena. Humingi naman ng tulong sila Mang Warlito sa isang kilalang manggagamot sa lugar. Si Lola Juanita Padua, 20 taon nang nanggagamot ng mga kakaibang karamdaman. Ko yung crucifix na saniban. Umiyak na yung bata. Sabi niya, kukunin niyo na ako, andito na ako sa sa ilog. Oh, na pa si Rena. Mabilis na kumilos si Lola Juanita. Sabi ko naman, gumawa kayo ng yung itak, asin, pera, at ilaglag nyo doon. Nagpunta sila agad sa ilog. Bit-bit ang mga pang-alay raw sa sirena. Yung mga na lulunod na hindi lumulutang, andun daw siya sa kuweba. Kaya yung sirena ang naghawak sa bata, siya ang kinausap ko. Sabi ko, bitawan na ang bata. Lumutang nga ang bangkay ni Sadam. Ang himpilan ng San Juan, La Union, aminadong may mga insidente ng pagkalunod sa kanilang lugar. Pero hindi sirena o anumang elemento sa ilog ang dahilan ng pagkalunod.
Mostly po, hindi sila familiar doon sa current po nung tubig. O kaya minsan naman po yung mga iba, hindi sila masyadong marunong lumangoy. Ayon naman sa anthropologist na si Dr. Nestor Castro ng University of the Philippines, ang usapin ng mga sirena ay isang matandang paniniwala. Yung mga mandaragat na mga Espanyol, Portugues, pag pumupunta sila sa dagat, merong mga magagandang babae. Yung pala ang bandang ibabang bahagi ay buntot ng isda. Sa hanay ng mga Pilipino, medyo nagbago ang version natin ng sirena. Hindi na lang siya natatagpuan sa karagatan, kundi maging sa mga ilog. Maraming katanungan na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot kahit ng mga eksperto. May hindi naniniwala sa kwento ng mga sirena. Pero ang iba, kumbinsido na kailangang iwasan ang ilog para hindi na madagdagan pa ang mga mawawala ng buhay, anuman ang dahilan at sagot sa katanungan.